Good morning po sa ating lahat. We have morning early blessings for today. Kanina kaming alas 5 ng umaga umalis sa bahay at may hinatid kami dito sa Paranaque. Ayun na nga, ang unang booking namin ay nahatid na namin at kaagad-agad din nag-book din sila sa amin. May ihahatid din kami sa sa Alabama Town Center. So, naging continuous po yung business namin this morning at sana ay tuloy-tuloy ito hanggang matapos ang buong araw. So, samahan niyo kami at ipapakita namin sa inyo kung ano yung diskarte na aming gagawin ngayong araw na ito para tayo ay pumunta sa pamamagitan ng Transport 5. Okay? Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa atin lahat. And bago po ang lahat, please huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko na po. At i-hit niyo na po yung notification ring, bell or ring button para ma-updated kayo sa lahat ng video na aming upload. Okay, maraming salamat po ulit and stay tuned lang po kayo. Papunta na kami ngayon sa pangalawang pickup namin within Paranaque pa din. So, pag na-pick up na namin itong mga items na aming pick upin na mga office papers ko, so dadalhin naman namin sa Alabang. So, dahil kanina meron kaming almost 2 hours na bakante ay dumaan muna kami sa pinsan ko dito sa San Valley sa may kulbisak sa Paranaque. So nakita ko rin yung mga pamangkin ko, yung mga anak ng mga pinsan ko na dalawa. Na-miss ko rin yung dalawang batang yun. At least na-meet ko sila. Tapos yung pinsan ko din nag-iayangang uminom, pero tinanggihan ko muna dahil syempre kailangan muna natin ang priority muna natin ang hanap buhay. Kailangan natin kumita ngayon eh. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya pag may time, babalikan ko siya mamaya at magtatagay kami. Ayan, medyo mabuti na lang walang gaano sasakyan dito. Kasi ginagawa yung kabilang daan. So, maluwag na ngayon. Medyo malapit na tayo sa ating destination, sa pangalawang pick-up. Darating ka. Pagkaraan ng 300 metro. Ayan. 300 meters na lang. Mararating na natin ang ating destination. Nakikita ko na. So ayan, nandito na tayo. Parang warehouse nila to. So dito tayo magpipick up ng pangalawang item natin. Ayan na, inasikaso na ng aking pamangkin na si Imon ang item na kanyang pipick upin. Okay na. Yan, nakarga na natin yung pick up natin. Kaya tara na, deliver na natin. Yan, nadaanan ko ulit ang SM City, Bicutan. Share ko lang sa inyo, way back 2005, dito sa SM na to ang pinakauna kong naging trabaho dito sa Manila nung lumuwas ako dito sa SM City, Bicutan. Kaya hindi ko makalimutan tong place na to, itong mall na to
dahil dito ako nag-umpisa kung nasaan ako ngayon. Kaya marami akong nagulita, marami akong naalala nung time na ako ay nagtrabaho dito dati. Experience, share ko lang sa inyo yung naging experience ko dito before. Ayan, ngayon on the way na tayo sa papuntang Alabang para i-deliver natin yung next na item natin. Kaya stay tuned lang tayo at ipapakita ko sa inyo ang mga next na mangyayari dito sa paggugunita natin sa lansangan ngayong araw na to. Ito po ulit ang inyong masipag na chef. Stay tuned lang po kayong lahat. Ayan, nandito na naman po ulit tayo. Hayaan nyo muna akong magkwento sa inyo kasi medyo traffic, na traffic kami ngayon palabas ng sukat, medyo na traffic kami, kaya hayaan nyo akong ikwento sa inyo ang diskarte na aming ginawa ngayong umagan to. So ayun na nga, galing ng Cavite, meron kaming pinick up from Cavite lang din dinala namin dito sa Paranaque. Actually, hindi lang malaki yung kinita namin galing ng Cavite papuntang Paranaque. So, inaccept na lang namin yung offer na yon. Kasi nga, alam namin na pagdating namin dito sa Manila ay mas makakakuha kami ng maraming booking. Kaya ayun nga, sa awa ng Diyos, nakakuha na kami kaagad ng 3 booking sa ngayong araw na to. Sa umaga lang yun. So, hindi naman sa pagmamayabang, pero may sigurado na kami nga mahigit 1,600 na kikitain sa kalahating araw ng namin. So, kailangan nga lang natin ang sabak-sabakan. So, try namin ang aming best na ma-deliver namin ng maaga, as soon as possible, para mas makakuha pa kami ng maraming booking. Para naman na kung papalarin tayo ngayong araw na to ay kikita pa tayo ng mas mataas. Kaya yun, medyo maluwag na yung traffic ko. So, on the go na tayo. Kaya stay tuned lang po kayo at ipapakita ko sa inyo yung aming gagawin. Ayan, nandito na tayo sa ating second pick up. Natawagan ko muna yung outlet. Dali lang muna. So, bali na Nike outlet yung didelivera namin ngayon. So, hindi nila sinasagot. So, diretso na lang namin dalhin ang kanilang item doon sa kanilang shop. So, ayan na. Na-drop off na natin yung pangalawa nating delivery. So, ngayon naman, ang last natin delivery, pangatlo, sa pupunta naman tayo sa Festival Mall. Doon yung last na drop off natin. So, afternoon ay maghahanap naman ulit tayo ng panibagong customer, i-deliver natin. Actually, may naka-book na kami ng alaunan ng hapon, total maaga pa naman is 10:30 pa lang ng umaga, so maaari pa kaming makakuha ng early than that. So, ganun lang po ang ginagawa namin. 40? So, yan, magbabayad mo na tayo sa parking. Lang ang mahirap pa. Sinatry naming makahanap ng libreng parking pero wala. So, syempre kailangan natin makasave. Pero pag wala talagang choice, so, papilitan tayong magbayad ng parking para naman safe yung ating sasakyan. Kaya, let's go for our next destination. Ayan, tapos na namin na-deliver yung pangatlong drop-off namin. So, okay naman lahat. Ang next natin na destination, panibagong booking naman to sa saan nga yun, sa San Juan, Metro Manila. So on the way na kami ngayon sa San Juan kasi alauna yung schedule namin ng booking doon.
Medyo maulan na ngayon sa labas, makulimlim. Sa tingin ko malakas na ulan to, kaya stay safe Avenue na lang sa amin. At stay tuned pa rin tayo. Ayan, ito na nga ang sinasabi ko, umuulan na. Malakas po ang ulan ngayon dito sa Metro Manila. Ayan, kung inyo pong nakikita, malakas po ang ulan, kaya stay safe po sa atin lahat. Sana ay makakuha tayo ng marami pang booking kahit pa man sa panahon ngayon. Yan, napakalakas po ng ulan ngayon. Kita nyo po, alas 11, mag alas 12 na ng tanghali ito. At makulimlim po sa labas. Ayan po, sige, diretso na po tayo sa ating destination. Yan, nandito na tayo sa ating pickup point sa Secure Storage Services. Yan, may mga nagpipick up din dito, hindi lang pala kami. So, ibang delivery services din siguro yung kanila. So, sige na mo, asikasuhin mo. Hanapin mo na yung Sir Eugene. Unloading pa sila sa... Tingnan nyo, punong-puno yung kanilang Innova. Sa amin, hindi namin alam kung... Avanza ba yan? Hindi ba Innova? Ay, Avanza yan. So, hindi namin alam kung gaano karami din yung karga sa amin. Pero meron kaming tatlong drop-off ngayon. So, hintay lang muna tayo ng ating... Sige na, pag-ipa. Hintayin lang natin yung ating part na tayo na yung kakarga. Yan yung mga amin i-deliver. Pinarko na, meron kami 5 bucks. 1, 2, 2, 3, 4. No? 2, 3, 4, 1. Ito number 1 to? Unang draft to? Unang draft, pangalawa, pangatlo, yung dalawa. Okay. So maraming mga nagpipick up dito para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Sige, tara, hahatid na natin. Ayan, nandito na tayo. Tinatawagan lang natin yung customer. Hello po, good afternoon. How are you today po? Good afternoon po. Yes sir, this is from Transportify po sir. Nandito na po yung delivery ninyo. Ako po si Stella po. Ako iba po yung buyer. Ako po lang si Shipman po sir. Yung buyer. Yes po, yes po. Sige. Ah, okay po sir. Sige, salamat. Thank you. Mali yung tinatawag mo number eh. Ano to? Eh di paano natin maano makontak? Siya daw ang nag-ship. Ship. Ayan yung number? So, itawagan mo ulit. Ikaw yung nakalagay dito sa ano eh.
Yan, iba na ba? Madagal sa ito. Hello, sir. Hello po. Hello, sir. Hello po. Hello, sir. Hello, sir. Sir, pasensya na po kayo kasi ang nakalagay po na contact number dito sa pagdi-deliver namin is itong number nyo lang po. Sa buto. Kung meron na po na dito. Kami sa address na po. Yung number po ng receive, magre-receive sana, sir, kasi nandito na po kami para mag-deliver. Number ng receiver. Ayan po, kinukontakta namin ngayon yung number ng magre-receive kasi ang number na nakalagay dito sa booking system is yung number nung sender. So, ngayon wala kaming number ng magre-receive kaya kailangan namin kontakin yan. Ayan, natapos na namin lahat ng delivery namin. I think this is enough for today. Nakakauta na tayo kahit papano kumita din tayo ngayon araw na to. So, hanggang sa ulit po na ating pagkikita, and please po doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe niyo po para ma-update po kayo sa lahat ng video na aking i-upload everyday. And don't forget to hit the notification ring bell or ring button po. Maraming salamat po ulit. God bless po sa atin lahat and stay safe po tayo palagi. Bye-bye!